Imposibleng si Cordelia ang bumaril sa'yo. Kaya imposible ang sinasabi mo, Maria Mercedes. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, Jorge Luis? Lahat na binigay ko sa'yo. Siguro hindi mo na ako mahal. Pinagtaksilan mo pa ako, hindi ba? Ay, nakakainis ka talagang babae ka. Gusto mo siyang agawin sa akin. Pero hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi ako papayag na makuha niya ang gusto niya. Nakita mo si Mercedes? Opo, Mama. Kumusta? Anong sabi niya? Napinagtangkaan siyang patayin ni Cordelio sa parke. Sinabi niya yun? Tiniyak niyang si Cordelio ang gustong pumatay sa kanya at nakita niya ito. Sinabi ba niya kung anong oras? Sabi niya mga alauna. Kalokohan. Narito si Cordelio noon at may sakit. Sinabi ko yun pero pinagpipilitan niya. Mukhang nag-hallucinate pa rin siya. Nagtataka ka pa? Sinabi ko naman sa'yong nababaliw pa rin siya. Pero ayaw mong maniwala sa akin. Parang gusto ko na maniwala sa sinasabi mo, Mama. Kailangang dalhin natin siya doon sa isang lugar kung saan hindi na siya makakatakas pa. Hindi, Mama. Hindi ba sabi mo na mas maganda kung pabalikin natin siya rito? Ikaw mismo nagsabi nun. Dito sa bahay? Oo, kukuha tayo ng isang nurse o kaya ng isang magaling na doktor. Opo, Mama. Tutulong din po ako sa pag-aalaga. Pag pinabalik natin siya rito, gugulo lang uli ang pamilya natin. Pero hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pero hindi mo naman siya pababayaan, Jorge Luis, diba? Buntis si Maria Mercedes. Hindi ko kaya ang sinasabi nyo. Isa pa, wala na siyang pera at ayaw niyang kunin ang perang dapat na sa kanya. Noon pa man, wala naman siyang pera. Pinanganak siyang isang dukha. Wala pang batang sangkot noon, Mama. Mama, sa tingin ko ang pinakamaganda ay pabalikin natin siya rito para maalagaan ng mabuti. Sige, Jorge Luis. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Kung para sa'yo mas maganda na pabalikin siya sa pamamahay na ito, sige, gawin mo. Sinabi niya po ba sa inyo? Oo, at talagang nag-aalala siya. Bakit ayaw niyang maniwala? Totoo ang sinasabi ko, Aling Filo. Alam ko, yun din ang sabi ko sa kanya. Pero ang dami na kasing nangyari. Alam mo, mas kailangan na mag-ingat ka. Dahil baka pagtangkaan ulit ng pangit na penguin na yun ang buhay mo, Maria Mercedes. Dapat magsumbong ako sa mga polis, di ba? Paano kung hindi sila maniwala? Baka sabihin nila na baliw ka na at gawa-gawa mo lang ang lahat. Hayaan mo na, huwag mo nang sabihin. Pero naiinis talaga ako. Lahat sila, yun ang iniisip. Pati si Jorge Luis. Ayaw niyang maniwala sa akin. Tama na, iha. Patingin nga ng ngiti mo. Sige na, humiti ka naman kahit konti lang, pwede. Paano na kaya ang itsura mo bukas ng gabi? Alam ko na, lalagyan ko ng camomile ang mga mata mo para mas maganda ka. Okay ba sa'yo yun, Mechi? Bakit po? Para bukas ng gabi. Anong meron bukas ng gabi? Nakalimutan mo na ba talaga? Kaarawan ko bukas. Ay, sorry naman, nakalimutan ko. Magkakaroon po ba tayo ng handaan? Oo, yun ang pinag-usapan natin. Ay. Pero iba na ang plano. Gagawin ang handaan sa sikat na restaurant sa Francisca's. Siya ang nagalok sa akin. Ang bait niya, hindi ba? Ay, wow, at ang talaga. Buong tenement, lahat sila sabik na sa handaan. Oh, syempre naman. Lahat naman nag-ambag, kaya dapat lahat sila ay mag-enjoy. Ay. Hindi ko alam kung pupunta ako. Ay, hindi. Kailangan naroon ka. Ang party, hindi masaya kapag wala ka. Alangan namang maiwan ka rito na mag-isa. Mag-iisip ka na lang at iiyak dito. Hindi, mahal ko. Kailangan maglibang ka kahit papano. Okay? Sige na, mahal ko. Makinig ka naman sa akin, pwede ba? Sa tingin nyo, magandang ideya na bumalik dito si Mercedes? Oo. Tama si Jorge Luis. Sasabihan ko si Berenice na ihanda ang kwarto, na alisin lahat ang mga delikadong bagay. Baka kasi saktan niya ang kanyang sarili. Lalagyan natin ng rehas ang kwarto niya at ako ang hahawak ng susi. Isang rehas? Gagawin mong parang kulungan ang kwarto niya? Wala nang ibang paraan. Hindi naman pwedeng atakihin niya tayo. Oo, ikukulong natin siya. Pero babantayan ko siya lagi. Kawawang bata. Oo, babantayan natin siyang mabuti at dito ipapanganak ang baby. O kaya sa maternity, pero uuwi pa rin natin ang bata. Kung buhay siya at malusog. Hindi niya kayang gumawa ng desisyon para sa sarili niya. Natural, hindi niya kaya. Mahirap pakisamaan ang isang gaya niya. Pero alam kong darating ang araw, makukuha ko rin ang gusto ko. Dapat huwag ka nang lumabas ng mag-isa. Ay, bakit po, Aling Filo?
Pinagtangkaan ang buhay mo, hindi ba? Ay, pero ayoko naman magkulong dito. Pero yung asawa mo, mas gusto niya nandito ka na lang sa loob. Yun ba ang gusto niya? Pero pag siya, kahit saan, pwede siyang pumunta. Binibisita pa niya si Mystica. Ay, nako, babawian ko ang babaeng yun at magsisisi siya sa pang-aago sa asawa ko. Huwag ka nang mag-eskandalo, Mechi. Pero pag hinayaan ko siya sa mga ginagawa niya, baka tuluyan niya ng maagaw ang asawa ko. At hindi ko mapapayagan yun. Huwag ka nang gumawa ng hindi magandang bagay, iha. Kahit ano pang makita mo, yun ang sabi ng Panginoon natin. Ay. Magpakabait ka, tiyak na babalik ang asawa mo sa'yo. Pero hanggang nabubuhay sa mundo ang mama niyang si Malvina, siguradong walang magagawa si Jorge Luis. At kahit kailan, hindi kami magiging masaya ng asawa ko. Ay, mamaya na lang po, Aling Filo. Sasamahan na kita, iha. Ay, wag na, Aling Filo. Kailangan akong pumunta ron ng mag-isa. Ako lang at walang kasama. Kaya kailangan ko ng doktor na titingin sa kanya sa bahay. Pero Ma'am Malvina, delikado ito dahil pwede niyang saktan ang kanyang sarili o kaya naman isang miyembro ng inyong pamilya. Hindi, doktor. Ikukulong ko lang siya sa kwarto. Aalisin ko lahat ng delikadong bagay. Eh kung ganon, kayo ang bahala. Irerekomend ako ang isa sa aking mga estudyante para sa kanya. Salamat, doktor. Yun po ang gusto ko. At kung sakaling magka-problema, huwag kayong mahihiyang ipatawag ako. Hayaan niyo, huwag po kayong mag-alala, doktor. Kapag hindi ko na kaya ang sitwasyon, ibabalik ko siya rito. Pwede ko bang mahingi ang telepono ng inyong estudyante? Anong problema, Rodolfo? Ang laki ng pinagbago mo, nag-aalala na ako sa'yo. Ganun pa rin, Mr. Sebastian. Mga personal na problema. Meron ba akong maitutulong sa problema mo? Patawad pero wala. Magtiwala ka naman sa akin. Nasira na ang pamilya ko, Mr. Sebastian. Anong sabi mo? Ay, ma'am. Bakit po ninyo gagawin ito? Aalis kayo ng wala man lang dala. Hindi niyo ba hihintayin si Gustavito na dumating mula sa school? Mas mabuti na po ang ganito. May iyak lang ako pag nakita ko siya. Ayoko makikita na sasaktan siya. Please, pakisabi na lang na may pinagawa sa akin si Rodolfo. Nababiyahe ako dahil sa importanteng bagay. Pero babalik ako. Pero ma'am, nakikiusap po ako. Sana lang makapag-isip si Rodolfo at unawain niya ako. Ay, Yaya. Yaya. Ma'am Magnolia. Lalagyan din natin ng reha sa mga bintana. Sino po magdadala kay Madam Mercedes? Ang anak ko. Mabuti. Susukatin ko po ang pinto. Pagkatapos dito, puntahan mo na ang gagawa. Opo, ma'am. Mr. Sebastian! Tabi dyan! Mr. Sebastian! Kumusta, Mr. Sebastian? Maria Mercedes, isa itong sorpresa. Anong may tutulong ko? May sasabihin lang ho ako sa inyo. May sasabihin ka sa akin. Alam mo, mahilig ako sa mga kwento, lalo na kapag magandang nagkukwento sa akin. Maniwala ka, hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko sa'yo, ha? Gagawin mo na namang impyerno ang bahay na ito. Kung babalik siya rito, dapat malaya siya makakilos sa loob ng bahay. Hindi kailangan bantayan ang mga kilos niya. Ayoko na mahirapan siya. Pag hindi ko ginawa to, lalabas lang siya sa kalsada. Tandaan mo, tayo na ngayon ang may responsibilidad sa kanya. Isara mo na lang ang gate sa garden. Sa tingin ko, sapat na yon. Ayoko na ikulong mo siya sa kwarto na parang kriminal. Hindi tama yon. Kapag malaya siya, mga buhay naman natin ang malalagay sa peligro. Makinig ka, Jorge Luis. Kaya niya tayong saktan. Nakita mo kung paano niya sirain sa'yo si Cordelio. Wala nang ibang paraan, kundi ikulong si Maria Mercedes sa kanyang kwarto. Hindi, Mama. Hayaan na lang natin siya at Diyos na ang bahala sa kanya. Si Maria Mercedes ay aking asawa. Hindi ko gusto makita ang nakakulong siya. Hindi ako papayag sa gusto ninyo. Hindi po pwede. Nahihiya ako na sabihin sa inyo to, pero dapat bantayan niyo mabuti ang asawa niyo. Bantayan siya? Bakit? Oo. May sakit ba si Mystica? Ay, iligtas niyo siya sa kahihiyan, Mr. Sebastian. Teka, sandali lang. Ano bang nalalaman mo at bakit mo sinasabi sa akin yan? Okay. Magagalit kayo pag nalaman niyo, pero wala akong pakialam doon. Kung ganun, sabihin mo na. Okay, sige. Kasi, ang maharot niyong asawang si Mystica, gusto niyang agawin sa akin ang asawa ko si Jorge Luis. Maria Mercedes.